Sama rin po ang biyaya, awa habag pagkupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abihawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po na inaabot ng pangangaral ng Monting Channel na ito sa iba't ibang panig na buong mundo. At muli po tayo magpasalamat kay Abihawa sa buhay na ipinagkaloob sa bawat isa na nasa kapulungan, maging yung ating mga mahal sa buhay. Maraming maraming pong salamat, Abihawa. Ngayon po ay January 7, 2022. Ganap na po alas 5:54 ng hapon dito sa Pilipinas. At sa ating pong pagkupatuloy, yung ating pinatalakay, hindi po doon sa kaunting kaalaman sa kasulatan, Sermon and the Mount, Mateo chapter 5, 6 to 7, o part 4 na po tayo ngayon. Dumiretso na po tayo para maka... Ayan. Nasa chapter 7. Sa isunod, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan, wala kayong ganti sa inyong Ama na nasa langit. So dito lang o makikita natin at ito po ang nangyayari sa mundong ito. Ano? So ibig sabihin, meron siyang babala na Yahawa siya, warning against doing good to be seen by others. Ibig sabihin, binibigyan niya ng babala na gumagawa ka ang wika ng mabuti, kaya lamang yung ginagawa mong mabuti ay para lang makita ng mga tao. So, ang sabi niya, take heed that you do not do your charitable deeds before men. O, iyo ba? Yun yung mabuting paggawa, righteousness na yun eh. Kaya lamang, kung gagawin mo yung bagay na yun, para lang for the sake of display or image to be seen by them, wala na rin. No? Sa ibang paraan, wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Yan ho ay kalakaran na sa relihiyon, individual, gobyerno. Yung ginagawa nila, anyang parang mabuting gawa, kaya lamang ginagawa nila para lang makita ng mga tao. Sala ho yan. Kaya maliwanag, ang binabanggit dyan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Dos, kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakap sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y magkapuri sa mga tao. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila sa kanila'y ganito. Noong mga panahon ho na yun, nagpapatugtog sila ng mga pakakak. When you do a charitable deed, do not sound a trumpet. Kasi kustomare noong panahon ng unang siglo na pagka ikaw ay magbibigay para mabigyan ng atensyon yung kanilang ginagawang pagbibigay. Para ang wika, eto, generous. Ayan. Nung panahon na yon, nagpapatunog sila ng pakakak. Ano? Ngayon, hindi nagpapatunog ng pakakak, pero they still know how to call attention to their giving. Hindi ka nga nagpapatunog ng pakakak, pero ipinakikita mo naman yung ginagawa mo sa paanong paraan. YouTube, TikTok, yung mga platforms na ginagamit ko ngayon. Kukuna ng camera, i-video, and then dadalhin sa YouTube. So ano yun? Hindi ka nga nagpatunog ng pakakak para magbigay ng atensyon, para malamang nagbibigay ka, pero nilagay mo naman sa YouTube. Walang say-say din mo yan, mga kapatid. Maliwanag ko yan, ha? Yan ang hindi nabibigyan ng pansin ng marami. Kasi akala nila, kaya nga sinasabi, yung paggawa, mabuti, righteousness na yan. Pero kapag yan ay ginawa mo
Oh, ng kapaimbabawan, ah, wala na sa isa yan. Wala, hindi na kredito yan. Wala. Ano? Ayan. Ayan sabi niya, upang sila'y mga kapuri sa mga tao, katotohanan sinasabi ko sa inyo, pinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Relihiyon, gumagawa niyan, gobyerno, gumagawa niyan. Ano? Oh, namimigay ko, no? Kita-kita natin yung kapaimbabawan. Oh, yung kahipokrituhan ng marami. Oh. Eh, lalong-lalo sa relihiyon, no? Oh, may mga yung plastic bag pa, meron pa mga nakalagay na kanilang samahan o iglesia. Oh, aliwanag. Kaya pagka na isa-isa nga po natin itong Sermon of the Mount na ito, makikita nyo, napakalaki ang pagkaka na diferensya talaga. Oh. Oh, tuloy natin. Datapwat, pagka ikaw ay naglilimos, huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakita sa lihim, gagantihan ka. Oh. So dito pa lamang makikita natin, ano ba yung hypocrites? Ito yung mga performers na kung tawagin ay mga actors. Acting the part of pious, nagbabanal-banalan, oh, sinasabi nila, pero ang totoo wala. Hmm. Kaya nangyayari, ang ginagawa nila ay kapaimbabawan, hypocrites. They are actors acting the part of pious. Oh, kumbaga, yung sarili nila, ginagawa nila na isang banal. Di ba? An actor, noong unang siglo, the term came to be used for those who play roles doon sa stage. Ayan. Yan yung mga actor. They are religious actors. Di ba? So, ibig sabihin, nabigyan ka na ng applause eh. Ibig sabihin, na nakita na ng tao yung ginawa mo. Eh, sabi niya, anong mangyayari dyan? Yahawase tells the one who gives so he can hear the applause of others. O pinapalakpakan ka. Ha? Di ba? Anong reward na mangyayari sa'yo? Wala na. Iyo ba? Ayan. Kumbaga, natanggap mo na in payment of full. Tinanggap mo na eh. Ano pa ang ibibigay sa iyo ni Abaya? Wala na. Ang binabanggit ho dyan dun sa Greek is apichen. Technical business and commercial word for receiving payment in full. Yan ang ibig sabihin. Pag nalaman ang wika, kaya binabanggit eh, kung ilalagay mo literally, hindi pwede malaman eh, kanan yung binigay ng kaliwa eh. Yung sa iyo ha. Pero dito nangyayari ho eh. Huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Oh. Kasi pag nalaman niya ng iba, wala na. Yung reward mo dapat, wala na yan. Hanggat mari, ilihim mo. Ilihim mo yan sapagkat siya na nakakakita, bibigyan ka ng reward. Malaki ang pagkakaiba. Tatandaan nyo ha, malaki ang pagkakaiba na ginagawa ng maraming individual, reliyon, gobyerno. Dito sa sinasabi niya. Marami dito hindi nakasusunod. Yung kahit konti na ipangangalandakan mo, ano yung reward na mangyayari siya? Wala na. Napuri ka na ng maraming tao eh. Di ba may namimigay dyan pa 500, 1,000, may camera, naka-video, wala na. Yan ay kaipokrituhan. Kapaimbabawan lahat dyan. Yung nagbaril ng pera. Di ba? Siguro kilala nyo na yan. Ala ho yan. Walang saysay yan. Wala na. Napuri ka na ng maraming tao. Si Abayawa, wala yan.
Ibig sabihin lamang dito, mawawala yung dapat na reward mo. Ano ba yung issue dito? Ano ba yung motibo mo? The issue is really a matter of motive. Ano ba yung motibo? Ang motibo mo ba ay if we give for our own glory? Yung ba ang motibo mo? Yung magkaroon ka ng, sabi nga, parang grandstanding, makilala ka? Ganun ho ba? Kung yun ang motibo mo, wala kang reward. Ang motibo mo, maipakilala mo yung iyong sarili na ikaw ay talagang generous. Wala. Pinakamaganda niyan, yung hindi malalaman na sinasabi diyan, huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Bakit? Upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim, gagandihin ka. Yan ang pinaka. Kasi sa dami ng gumagawa ng ganyan, yung motibo pala mali. Di ba? Yung motibo nila mali. Anong motibo? Sa kanya sarili. Pansariling kapakanan, pansariling kaparaanan. Wala. Yung binitawan mo, napuri ka na ng tao. Mapakatanda na natin yan. Pinakamaganda, si Abayahawa na lamang ang nakaalam. In secret. Hindi na dapat yan ipagsabi, ipangalandakan. Hindi na dapat. Yan ang sinasabi niya sa Mateo niya. Diba? Then, ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga liko ang daan upang sila'y makakita ng mga tao, katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila sa kanilang ganti. When you pray, you shall not be like the hypocrites. Yahawa siya ay assume that his disciple would give. Kaya sabi niya, ito yung tama. Paano? Ano ba yung manner o ugali nito mga hypocrites na ito? Noong unang siglo, nananalangin sila sa sinagoga, ano ba yung oras? Alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at saka alas 3 ng hapon. Diba? Sa sinagoga, yung sumasamba, sila ho ay nananalangin publicly, standing in the front of the ark. Diba? So, ito pala ang tawag doon, hypocrites. Bakit? Kasi yung ginagawa nila para makita ng mga tao. Ito ho yung nangyayari ngayon, pangkaraniwan na sa television lamang sa monitor lamang Diba? Nananalangin pa. Ano ba sabi diyan? Ano ba sabi niyan? Upang makita ng mga tao katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Di ba? Pagka ang wika, ikaw ay manalangin, pumasok sa iyong silid. Kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama ang nakakakita sa lihim, gagantihin ka. Di ba? Hindi naman ipinagbabawal yung public prayer. Pero, dapat to, direkta sa kanya. Tsaka huwag yung pakitan tao. Di ba? Ano sabi niyan? Ito yung the right way to pray. Ano sabi niyo dito? At sa pananalangin, ay huwag ninyong gamitin ng walang kabulong paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasa ay bibingging sila. Ang tawag dito, babbling. The right kind of prayer does not use vain repetitions. Ano ho yun? Kasi all lips lamang sa bibig.
Wala ho yung kaisipan, wala sa puso. Bakit po? Meron ganyan, yung mahabang panalangin sa panahon ng lumang tipan. Maling Diyos ang kanilang pinalanginan. Ano ho yan? Unang hari, 18:26. At kanilang inuwang baka na ibinigay sa kanila at kanilang inihanda at tinawagan ng pangalan ni Baal mula sa kinaumagan hanggang sa katanghalian tapat na nagsisipagsabi, O Baal, bigyan mo kami. Ngunit walang tinig o sino mang sumagot at sila'y nagsilukso sa siping ng dambana sa ginawa. Di ba? Meron nyo, for half the day, oh, nananalangin sila. Oh. Hindi ho yung haba eh. Hindi ho yung haba ng panalangin mo. Ano ba ang ano dyan? Oh? Length of or eloquence of our praises, but the heart. Ito panalangin requires more of the heart than the tongue. Kasi ang panalangin ng marami, puro sa bibig. Wala doon sa puso. Di ba? Ano ba yung desire? O baka naman gusto mong i-impress yung sarili mo doon sa Diyos na tinatawagan mo. Di ba? O eh, sabi doon sa Ecclesiastes 5:2, huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya pakauntiin mo ang iyong mga salita. Hindi baling maikli, pero nasa puso. Eh pagkahaba-haba, repetition pa, paulit-ulit pa. Ano yun? Babbling? Ang tawag ko doon. Oh. Diba? Ang dami natin nakikita ganyan, di ba? Oh. Being repetition as keep on babbling. Ha? Eh, ano sabi ko dyan? Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talasas na inyong mama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. O, magsindalangin nga kayo ng ganito. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. O, may pangalan, ha? Nila? O, bakit? Hindi nila nagagawa itong bagay na ito. Nung panahon na ito, nung unang siglo, may sinabi ni siya eh. O, magsindalangin ka kayo ng ganito. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano ang pangalan nung dapat nasambahin? Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. O, kalooban niya mangyari. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Kailan? Araw-araw. Ano ba nangyayari? Ano ba nangyayari? hindi naman yung daily ration ang nangyayari. May naka-imbak na eh. Kaya nga, sala yung ano eh, yung panalangin eh. Bigyan mo kami ang wika ng kakanin araw-araw. Eh hindi, naka-imbak na isang buwan, dalawang buwan. Ano ba ipapanalangin mo? Eh yan pala, daily ration. Araw-araw, oh. Ano ba? Oh. Di ba niyo pala yun? Ano ba? Ah, dapat yung kanya, sabi niya, sapagkat talasas na yung mga bagay na inyong kinakailangan bago nyo hingin sa kanya. Di ba? Hmm. Ano ito? Daily provisions. Niyo ba? Araw-araw. Ay ngayon, halimbawa, mananalangin ka ng ganito, pero ikaw pala may nakaimbak ng pagkain, edi useless din. Sala rin. Niyo ba? Oh. Oh. Tapos, ano sabi dyan? Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawad mo sa amin ang aming mga utang. Yung utang, yung debt. Hindi ho yan yung ikaw ay humiram. Hindi ho, yan yung kasalanan. Gaya naman natin na nagpapatawad sa mga may kasalanan sa amin. Hindi yan yung utang literal na ikaw pumunta doon sa isang tao and then humingi ka or umutang ka and then babayaran mo. Hindi ho, ito yung sinasabing utang, yung sin. Oh.
Diyo ba? Kaya matatawa kayo, pero mo, Ama namin, nasa langit ka, sambayin ang pangalan mo, sundin ang kalooban mo, sambayin ang pangalan mo, dumating ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Yeah, wala na yan. Kung paan sa langit, gayon din naman sa lupa, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ah, paano nangyari ngayon yun? I mean, nakaimba ka na. Ah, di ba tawad mo sa amin ang mga utang, gaya naman namin, na nagpapatawad sa mga aming utang sa amin. Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi ligtas mo kami sama-sama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian, magpakailanman siya naman. Nakita niyo ba yun? Oh? Ano ba yung temptation? A test. Ano ba sabi doon sa unang Corinthians 13? Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi iyo ang matitiis ang tukso. Datapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutunot na kayo tukso ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ang tukso ay gagawin naman ang paraan ng pangilad upang ito'y inyong matiis. Ano sabi niya? Yahweh has promised to keep us from any testing that is greater than what we can handle. Di ba? Ibig sabihin, ipinahintulo talaga ni Abay Yahweh yung salitang temptation. Oh, para saan? Sa kapakanan din natin. And then, sapagkat ipatatawad ninyo sa mga tao, ang alang kasalanan yun. Maliwanag na yun. Yung utang, kasalanan mo yan, ay patatawarin naman kayo ng inyong ama nasa kalangitan. Datapat kung hindi nyo ipatatawad sa mga tao, ang alang kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Tinanin nyo yung salita rito. Yung may kasalanan sa iyo, hindi mo pinatawad, ay paano kang patatawarin ng iyong ama nasa langit? Unang siglo ito, 2,000 taon na nakakaraan. Hindi ba? Pero ang dami ang hindi nakakatupad nito. The attitude, he should be yung ugali na dapat na palang gawin niya. Hindi ba? Oh. And then, 16. Bukod dito, pagkakailang agayin, huwag kayong gaya ng mapagpaimbaw na may mapanglaw na mukha. Sapagkat kanilang pinasasama mong mukha nila upang makita ng mga tao na sila nag-aayuno. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sakalay ganti. Datapat ikaw sa pag-aayuno mo, langisan mo ang iyong ulo, ilamusan mo ang iyong mukha upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Kundi ng ama mo nasa lihim at ang ama mo nakakita ng lihim, gagantihin ka. Abay, yung mga nagpapasting, talagang ipinangangalanda ka, nag-aayuno sila, nagpapasting. Sala. So lahat yan, puro kapaimbabawan, pakitang tao. Oh, mapuri yung kanilang sarili. Di ba? Oh, tuloy pa natin. Oh, ito, mabigat. 19. Huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. Dito'y nanguhukay at nagsisipag na ako ang mga magnanakaw. Kundi mga tipong kayo na kayamanan sa langit na doon hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang at doon hindi nang uhukay at hindi nagsisipag na ako ang magnanakaw. 2,000 taong mahigit na naisulat yan. Tanong, naiintindihan ba ng marami ito? Naunawaan ba ng marami ito? Hindi. Miski Rileon, hindi naiintindihan ito. Bakit? Huh? Di ba sila nga yung mga mayayaman? Sila yung nagtipon ho eh. Alam niyo ba ibig sabihin dyan na huwag kayo magtipo ng kayamanan dito sa lupa? Alam niyo ibig sabihin yan? Kasi ho, lahat ho ng tao nagtitipon o nag-i-invest sa mga patay na bagay. Sana maintindihan natin ito. Sana ipaunawa niya ba yan? Bakit maraming tao nag-i-invest dun sa mga patay na bagay? Ano ba yung mga patay na bagay? Bahay, sasakyan. Di ba? Ginto, pilak. Mga patay na bagay ho yan. Walang buhay yan. Oh. Lupa. Bihira. Ikta-iktar yan. Nag-i-invest ha. Hindi nila alam na yung ini-invest nila. Ah,
patay. Bahay, kapilya, puro patay yan. Kaya mo sinasabi niya, huwag kayong wikang magtipo ng kayamanan dito. Hindi naman nasunodo yan, ha? Di ba? Sinalangsang yan ng marami. Individual, mapagobyerno, relihiyon, individual. Paano ngayon? Ibig sabihin, wala talagang nasunod. Yung Mateo chapter 5, 6, may 7 pa tayo. Hindi pala talaga nasunod ng maraming tao niyan. Paano ka mag-i-invest? Mag-invest ka dun sa buhay. Dun sa buhay, hindi dun sa patay. Hindi niyo ba napansin? Magkano halaga ng bahay niya? Mansion? 5,000. Tapos pagka may humihingi sa kanya na buhay, nako, bakit ngayon ka lamang? Kapapagawa ko lang ng ano eh. Ayan. Simple lang yun, mga kapatid. Baka naman po pwede, nasa ospital. Yung aking ano, ganito, ganito, palubha, ganito, ganito. Napapahindihan yan, bakit? Eh, nailagay na doon sa mga bagay na patay. Eh, yung isa lamang, may isa akong napanood, siyang ang sasakyan, puro high-end. Puro mga luxury car. Siyam, ha? Siyam. Bandang Marikina, kuya. Milyon na halaga. Saan siya nag-invest? Sa mga patay na bagay. Hindi sa buhay. Yun ba may kapurensya ba yan? Wala. Nakita lang, nung kapwa mo, mayaman ka, marami kang sasakyan, napuri ka na. Pero pagdating kay Abayawa, wala yan. Walang saysay, walang kabuluhan. Ang dami nag-i-invest sa mga mahahaling tirahan. May isa nga eh, ang ibinabayad sa kuryente, almost 90,000. Imagine ninyo kung gaano kalaking bahay yon, kung gaano kalaking mansion. Yung 90,000, isang buwan ng kuryente. Imagine ninyo kung gaano kalaki. Tapos ang anak, tatlo. Puro babae pa. May ikatlong palapag. Babae, siyempre, pagka babae, darating yung panahon na, di ba? Ang mapapangasawa niya na, iaalis yan din doon sa kanyang magulang. O idadalwa na lang siya, sila. Imagine niyo. Ayan. So, ayun, nakita ko na. Ayan. 6:20 ito na. So, ito lang, bigyan ulan natin ito ng pansin nito. Ayan, kundi mga tipon kayo na makayaman sa langit, na doy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at doy hindi nangaguhukay at hindi nagsisipag na ako. Ayun, tapusin ko ho yun, ha? Kung lolabi, di alis na ho ngayon, di sa Sunday na natin ipagpatuloy. Makita niyo kung gano'ng kaganda, no? Hindi pala dapat mag-ipon ka dito. Saan? Doon sa mga bagay na patay. Ang dami mong pwedeng gawing mabuti sa iyong kapwa, doon sa mga buhay. Doon sa mga buhay. Ha? May magulang ka, may kapatid ka, may kapwa ka. Kung ikaw ay mananampalataya, nasa kapulungan ka, meron kang kapatiran na baka nangangailangan. Mag-invest ka doon sa buhay, hindi sa patay. Tatandaan niyo na si Abayawa ay hindi siya Diyos ng mga patay. Doon sa buhay ka mag-invest. Hindi ka nag-iipon o hindi ka nag-iimpok ng kayamanan. O baka ma-misinterpret niyo ako, ha? Ibig mo sabihin, bro, masama pala yung may kayamanan. Hindi, ha? Hindi, ha? Walang sinasabing ganun. Ang sinasabi niya, huwag kayong magtipon. Pwede naman yung ibinahagi sa inyo ni Abayawa, pwede niyo naman gamitin yan. Hindi, ba? Hindi dyan sa mga bagay na patay.
iiwanan nyo rin yan, mga kapatid. Iiwanan din ng maraming tao yan. Oho, isang-isang mata lang. Isang-isang mata lang. Iiwanan mo rin. Kaya ngayon, iba, hindi maka... Kumbaga na, sa patahiri na hindi makaalis-alis, hindi. Tulo ang luha. Kaya pala tumutulo ng luha. Kasi ang iniisip pa rin ho yung kanyang mga bagay dito sa mundong ito. Hindi tumutulo ang luha para makiusap. Oh, na mapatawad siya doon sa kanyang naging kasalanan. Hindi, oh, tumutulo yung luha niya. Bakit? Ang dami niyang maiiwanan. Di ba? Bumili ng bumili ng mga ekta-ektaryang lupain, bahay, sasakyan. Di ba? Pag nagdami ka ng sasakyan, dami rin ng isipin mo. Pakatandaan natin yan. So, para maiwasan yan, sinasabi na may abayawa. Di ba? Nung siya nakitulad sa tao, huwag kayong wikang magtipon dito. Huwag. O, pasimulan natin mga kapatid, hindi pa naman uli. Mag-invest tayo hindi dun sa mga patay na bagay, o, kundi dun sa mga buhay. O, basahin nyo uli yung Mateo 25 na yan. O, para maintindihan natin, mga kapatid. O, ayan o. Ala, yan, magandang tanong. Sige o, bati muna ho. Magandang gabi, Brad Alberto Palando. Brad Isigay Numali, Cristela Muskin, Sister Loren Paulan, Brad Samuel Rotoni, Brad Melchor Pasis, same to you, Brad Emiliano Umali, Junior, Sister Lori Calderon, Brad Christopher Perez, likewise bro, magandang gabi, Brad Joel Suela, Brad Leonardo Corsica, Brad Wilfred Bades, magandang gabi bro, Sister Emerisha Shirley, Rodrigo Sapra, Sister Chris Junker, magandang gabi, sis. Brad Noli Tungkua, Gina Makoko, Lolita Corsiga, Edmundo Umali, Shirley Abrera, Fortunato Juarez, Sister Maria Victoria, Fernando Abellera, Milana Mal Jr., mas masarap pag si Abba Yahawa ang gumanti sa iyo kaysa purihin ka ng mga tao na pinagpakitaan mo ng iyong mabuting ginawa. Hindi yun ba? Totoo yan. Imelda Alfonso, good evening po sa lahat ng mga bro and sis. Brad Arnold Makoko, magandang gabi. Milano Mali Jr., purihin ka ng tao, yan ang ganti mo. Wala na, wala ka na. Wala na. Wala ka nang aasahan na ganti ni Amayawa. Tao na eh. Tao na yung pumuri sa iyo. Sister Vivian Mana, Fernanda Villera, Rodelio Naba, sabi ni Sister Lolita Corsiga, masarap kong tumulong ng lihim. Totoo yan. May kagala ka niya na tumutulong ka ng lihim kaysa doon sa ipinangangalandakan mo, ipinibida mo. Di ba? Ako nagbigay ako ng ganyan eh. Ako nagka... Ako po. Wala na, wala ka ng ganti. Sister Cristina Juarez, sabi ni Brad Leonardo Corsiga, pakitunta ko lang po ang ginagawa ng ganyan. And then, Sister Rosely Bandoho, Brad Nel Umali, Sister Chris de la Cruzquin. Milana Mali Jr., yan po bang Lord's Prayer na ginagawa ng mga Katoliko sa estilo ng pagdarasal? Ay dapat bang ganun din ang pagdarasal ng mga banal sa kapulungan? Wala na ho. Alam niyo kung bakit? Kasi sinasabi niyan, dumating na wa ang iyong karyan. Ibig sabihin, nung panahon na yon, hindi pa dumarating. Eh, nakarating na. Eh, bakit? Dapat pa ba ipanalangin niyan? Di ba? Simpleng-simpleng panalangin na lang yan, yung galing sa puso. Huwag ko dun sa bibig. O, hindi naman natin gayahin eh. Kasi dumating na yung kanyang karyan. O, sa atin. Sa mga... Ayan. Maria Victoria, sa mundo nito bro, pabunggahan. Okay. Totoo yan. Ayun nga, kinukwento ko sa inyo, pero mo, kuryente pa lang. Nakakapanliit na, di ba? Brad Sebastian Juarez. Ayan. Sir Loren Paula, no? Christina Juarez, tama po bro. Ann Sapra, paano po kung wala kaming bahay,
Gusto namin magpunta ng bahay. Masama po bang maghangad ng sariling bahay? Salamat po. Hindi po. Hindi po masama na magkaroon ka ng sarili. O, hindi masama. Kaya nga lamang, marami ho dyan. Dapat na mangyari. Siyempre, iwasan mo yung pangungutang. Ano yun? Eh kasi baka mamaya, pundar ka ng bahay, galing sa pangungutang. Masakit sa ulo yan. At saka na ipaghahambog mo yung bukas eh. So doon pa lamang, sa alam eh, nang sinabi niya sa kabigaan, na huwag mong ipaghahambog yung bukas, ibig sabihin lamang nun, hayaan mo siya mag-provide. Alam nyo, kung talagang tayo lamang ay makasusunod doon sa kanyang kalooban, hayaan nyo siya mag-provide. Wala namang imposible kaya bayab kung ikaw ay talagang sumusunod sa kanya. Hindi yung masama na magkaroon ka ng sarili mong bahay. Nalitong kuha, bro, may tanong lang, masama bang magsinungaling ka kahit meron kang pera kung mahingi sa iyo at para sa simbahan nila at hindi ka nagbigay? Eh, siyempre, masama akong magsinungaling. Ngayon, pwede mo namang sabihin, limbawa, nangihingi sa iyo para sa simbahan nila, pwede ko naman tumanggi. Pwede ka naman tumanggi nang hindi ka nagsisinungaling. Ang masama ako kasi, nagsinungaling ka, eh, wala akong pera. Pero ang totoo, meron, hindi ka sinungalingan. Pwede ka naman tumanggi. Eh sabi mo, eh hindi ho kami nagbibigay diyan sa ganyan. Kasi ho, patay yan. Yung simple sabihin nyo, para sa patay ho yan eh. Eh kami ho, nagbibigay para dun sa mga buhay. Sana may matutunan tayo sa hapong ito. Na yun palang sinasabi niya, huwag kayong mag-impo sa mundong ito. Yun pala. Kasi ang pinag-iimpo ko ng maraming tao, yung mga patay na bagay, non-living things, mga patay na bagay ang pinag-iimpo na. Kita nyo, hindi ba kayo nasusurpresa magkano bahay mo? 5 million, 10 million. Pero pagka humingi yung kapatid, nakiusap yung tiyahin, nakiusap yung tiyuhin, lumapit halimbawa yung kapatid, ano nasasabi? Ang daming dahilan. Eh samantalang, ang pinakamahalaga pala, mag-invest ka dun sa buhay, hindi dun sa patay. Kasi wala na eh. Wala ka na. Pakatandaan nyo natin, yun hong ini-invest natin para dun sa mga patay na bagay. Hindi siya Diyos ng mga patay. Sa buhay tayo mag-invest. Ngayon, kung sarili yun, hindi tayo dapat mag-invest. Patay yun eh. Alam naman natin. Alam naman natin pagka-relihiyon. Patay yan. Kamenda Pellera, Crisila Roski, maganda po ng paksa. Kaya napakaliwanag, kapurihan po. Kapupulutan ng aral. Maraming salamat po. Kaya sa walang sawang pangaroon po sa amin, inagkapupulali. Walang kapupulit pa, salamat po. Salamat din, sis. Nolito Kua, thanks bro. Lolita Porsiga, maraming salamat. Bayahawa, sobrang ganda at napakalunod po ng aral. Tama po, Porsiga Lermato, salamat po muli bro Eman. Sa karagdagan ka alam ang wala kay Abayahawa. Ayan. Sana ho, loobin ni Abayahawa na magbukas yan ng pangunawa. Kasi habang tayo nag-iimpo dito sa mundong ito ng mga patay, maliwanag naman eh, ito yung mundo ng mga patay. Hindi masama na meron ka na ng bahay. Hindi masama ho yan. Pero, pagka yung isipan mo, makapag-invest nga ng ginto, makapag-invest nga ng pila, puro mga, ano yan, non-living things ho yan. Invest na sa sasakyan. Meron mo siyang, saan ba nakakita, anong klaseng tao ito? Siyang ang sasakyan? O yung iba pito? Para pagka merong cottage siya, meron siyang gagamitin anim. Pero yung siyang, malaking-malaki sa kanyang sarili. Para mga noon, GGSS, ano yun? Gandang-ganda sa sarili. Hindi ba? Ayan. Ayan. So muli po, magpapakita po tayo kung lulobin, Sunday na. Ano, ayan. Tatapusin nun natin yan. Marami pa, napakamarami pa ho. Ito,
itong chapter 5, 6, 7, di ba? Hindi pa tapos yun eh. Ganun pa yan doon sa... O, natapos po tayo doon sa 20, 6:20, o tandaan ko ninyo yun, o hanggang 34 yan eh. So may chapter 7 pa. O yan, maraming maraming pong salamat doon sa ating mga nakasama ngayong araw na ito. O, yan, nakagamit na naman ako, 4 minuto na naman yan. Ano yun ba? Ayan, doon sa ating mga non-viewers, maraming salamat po sa inyo ha. At, ayan. Yan ho yung mga hindi napansin ng marami. Nakita naman natin ang pagkakaiba. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Bayahawa, ay sa mga nyanawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang pag-aari at ang kapangyarihan. Sa kauna ng panahon ngayon at magpakailanman, siya nawa. Muli po, maraming maraming pong salamat sa lahat ng ating mga kapatid sa kapulungan, sa ating mga viewers, at sa lahat po ng mga nanonood ng ating mga videos. Oh, maraming maraming pong salamat sa inyo lahat. At ganun din dun sa mga nag-share na inilalagay yung video sa kanilang mga timeline. Maraming maraming pong salamat. Sa parting yan po, tayo po ay nakatutulong sa pagpapalaganap ng katotohanan o ng kanyang salita. Uli po, maraming salamat. Magandang gabi sa lahat.